Mga mali sa kasaysayan ng Pilipinas, Part 1. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, i-like at i-share ang aking video. Salamat po. Ang katawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang katawat ay pinagtulungang tayiin ng mga kababaihang sina Marcela Marino de Concilio, Lorenza Concilio at Delpina Herbosa de Natividad sa Hong Kong. Ang katawat ng Pilipinas ay unang ginamit sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite noong May 28, 1898. Noong June 12, 1898, ito'y iwinigayway ni Emilio Aguinaldo kasabay ng pagproklama ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Ano nga ba ang kahulugan ng kulay at simbolo sa ating katawat? Ang puting tatsulok ay kumakatawan sa pagkakapantay at pagkakapatiran. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ang pula ay kumakatawan naman sa pagiging makabayan at kagitingan. Ang walong sinag ng araw ay kumakatawan sa mga probinsya na naunang nag-aklas laban sa mga Kastila noong 1896. Ngayon ay dumako na tayo sa kamalian ng kasaysayan sa katawat. Ang nakasanayan natin na Luzon, Visayas at Mindanao na sumisimbolo sa tatlong bituin sa ating katawat ay mali. Dahil ang nakasaad sa proklamasyon ng kalayaan noong 1898, ang pangunahing isla na kumakatawan sa bansa ay ang Luzon, Panay, at Mindanao. Si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang tinaguriang supremo at ama ng himagsikang Pilipino. Marami sa atin ang namulat sa paniniwala na si Andres Bonifacio ay kabilang sa mga bayani na mahirap. Ngunit, ang paniniwalang ito ay isang malaking kamalian sa kasaysayan. Ano nga ba talaga ang kwento ng kasaysayan tungkol kay Andres Bonifacio? Sa katotohanan, si Andres Bonifacio ay hindi talaga mahirap sa kanyang pananamit na nakakrabat na isang necktie na sinusuot ng mga kalalakiang may kaya sumasalamin ang kanyang estado sa buhay. Sa totoo lang, si Andres Bonifacio ay isang sales clerk at ang kanyang pamilya ay kinikilala na kumikita sa pagtitinda ng pamaypay. Malimit lang na nakilala si Andres Bonifacio sa kasaysayan dahil sa kanyang mga larawan na nakasuot ng damit pangkatipunero. Si Lapu-Lapu ay kinikilalang matapang na pinuno ng Mactan na nakipaglaban sa panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Marami sa atin ang namulat ng paniniwala sa kasaysayan na ang pumatay kay Magellan ay si Lapu-Lapu. Ngunit, taliwas sa nakagisnang paniniwala, hindi talaga si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan. Dahil wala namang talagang matibay na ebidensya na magpapatunay dito. Bagkos, ang pinaniniwalaan ng maraming historian na nakapatay kay Magellan ay mula sa mga tauhan o mandirigma ni Lapu-Lapu. Isa din sa paniniwala na si Lapu-Lapu ay 70 taong gulang na nang maganap ang labanan sa Mactan, Cebu. Hindi maikakaila na talagang sa kasaysayan sa pinuno ay binibigay ang kredito o pagkilala sa bawat labanan na napagtatagumpayan. Kaya, ang pagkakilala na nakapatay kay Magellan ay ibinigay sa pangalan ng pinuno ng Mactan na si Lapu-Lapu.
Bago natin simulan ang isa sa mali ng kasaysayan sa buhay ni God Jose Rizal, bakit tinatawag si Rizal na God Jose Rizal? Ano ang ibig sabihin ng God? Ang God ay isang salitang may honorific na kaulugan tulad ng Don or Sir o Senyor. Subalit, ito ay ibinibigay lamang sa mga taong may malaking nagawa para sa bayan. Tulad ni Kat, Andres Bonifacio, diba? Hi! Okay. Ngayon, mabalik na tayo tungkol sa kamalian sa kasaysayan sa buhay ni Jose Rizal. May mga historian tulad ni Ambeto Campo ang hindi naniniwala na isinulat ni Jose Rizal ang tulang sa aking mga kabata. Walang sapat na ebidensya na magpapatunay na talagang sinulat ni Jose Rizal ito, sapagkat nagawa ang tula taong 1868 kung saan 8 taong gulang pa lamang si Rizal sa mga panahon na yun. Ang pinaniniwalaan na tunay na lumikha ng nasabing tula ay iniuugnay kina Gabriel Beato Francisco o Hermenegildo Cruz na mga dakilang manunula noong panahon na yun. Ang sandukuan o blood compact ay isang ritual na ginagawa bilang tanda o simbolo ng pagkakaibigan ng magkaibang pani. Ang dugo na umaagos ay ilalagay sa kabibi o kaya ay ihihalo sa alak at kanila itong iinumin. Ang pinakakilalang na italang pagsasandugo ay ginanap nina Miguel Lopez de Legazpi at Raja Sikatuna ng Bohol noong 1565. Sa mga nakagisnang paniniwala natin sa kasaysayan, ang sandugo o blood compact ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa braso. Taliwas sa paniniwalang ito, ang mga dalubasa sa kasaysayan o mga historian ay naniniwala na ang blood compact ay isinasagawa sa maliit na paghiwa sa parting dibdib ng mga kasali sa kasunduang ito. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin na ang subscribe button para updated ka sa mga i-upload kong video. Hanggang sa muli, ito ang inyong kakwento ng Kasaysayan TV.